Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang nagpanggap na customer sa isang tindahan sa Cebu City. Nahulihan parang siya buong suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa kuha ng CCTV, parang normal nang na-umuorder ng soft drinks ang lalaking naka-helmet na ito sa isang tindahan sa Cebu City noong Biyernes ng umaga. Palingon-lingon din siya sa paligid. Pero nang iabot na ang soft drinks, biglang hinawakan ng lalaki ang kamay ng tindera, saka tinutok ang kanyang baril. Dito na nagdeklara ng hold up ang lalaki. Melom. Ang cellphone, lang. Kuha cellphone ba? Sa takot, inabot na lang ng tindera ang mga cellphone, saka tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Grabe po talaga yung takot ko noon. Nakita ko kasi yung baril niya, tapos hinablot pa niya ako. Kwento pa ng tindera, bumili na rong sigarilyo at nagpabarya muna ang suspect bago umorder ng soft drinks. Wala namang nanakaw na pera sa tindahan. Natukoy din ng mga pulis ang 43-anyos na suspect sa tulong ng mga kuha ng CCTV nang minsan nang alisin ang kanyang helmet. Base sa kanyang record, labas-masok na rin siya sa kulungan dahil sa pagnanakaw. Pinagtagpi-tagpi namin ang mga kuha ng mga CCTV hanggang sa naaresto na talaga yung suspect kinabukasan. Ganun pa rin yung damit niya na isinuot. Nakuha sa suspect ang gamit ng motorsiklo at ang .38 caliber pistol na ginamit sa pang-hold up. Nahulihan din siya ng 15 gramo ng hinihinalang shabu na aabot sa 102,000 pesos ang halaga. Sa kabila nito, todo tanggi pa rin ang suspect sa krimen. Naaktuhan lang talaga ako, nandun ako, umibili ng sigarilyo. Naglalaro kasi ako doon ng scatter saglit. Pagkatapos, umalis ako. Tapos, nangyari yun. Itinanggil ng suspect na gumagamit siya ng illegal na droga. Nakakulong na siya sa Mabulo Police Station. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.